So, sino ang alam sa inyo kung ano yung discuss natin last week? Ayos, Mr. Polista. This time. Thank you. So, last week yung discuss natin yung paligawa ng mga flower days na makikip ang network natin maganda at makikita ko ito sa ating mga bahay at may display natin siya. So, for today, class, sa so, part of the class, ituro ko sa inyo kung paano yung gawa ng DIY sa Innovation Card. So, ito yung mga gamit natin. Kailangan mo na gamit. So, let's start. Sample. Ito yung pinaka-sample ko, guys. So, una, sukatin nga natin yung pinaka-height. So, yung lapad niya is, ito na rin yung lapad niya. So, yung hindi natin yung height na lang. So, ang height natin is 6 meters and 1. So, next naman yung pinaka-base. So, ang sumapat ng ating pinaka-base nito is 4 inch and 3/4. Sumapat ng dati. Turn natin muna yung ating sukat na so para sa base. So, ayan. Ito na siyang pinalabasan natin. So, gugamitin natin itong dalawang side na to. And then, magtitira lang tayo. Para makapitin natin siya, kuha tayo itong, pwede naman itong ano. Ito,
libre naman libre ito kung wala talaga tayong pang underline na ano, na pang follow. So yeah, kuha tayong ruler, tinday ka natin. Then yung cover, na cover na agad. Ayan, napakadali lang, di ba class? So maging, maging research po lang tayo, maging unit lang tayo. So next, sa kabila. So yan, copy ulit natin. So kung nakikita nyo dito sa ating sample, meron siyang puti. So sukatin ulit natin ito. So ang sukat nitong pinaka-height natin dito is 1 and 1/2 inch. So magkabilang side siya. Simple na lang. Yes. Ito na yung pinakadulo na kami natin. At idulo natin sa lito. So, ang sukat naman itong center na to, parang kuha natin itong center na to is from dito to dito is 1 and 1/8 inch. 1 and 1/8. So, let's try. Pwedeng din natin to para sure tayo sa ating panggabihan. So, ang sukat is 1, 2, 3, 3 and 1, 8 pala siya. Tapos, 3 and 1, 8. So, nakuha na natin yung gitna. Pwedeng na natin ngayon itong ganun ang unit natin dito. Yung kanilang unit natin dito sa kanilang. So, ito guys, nakuha na natin yung pinakasukat ng ating pinaka-envelope. So, bigyan natin ito. Ayan. Ito na ang ating envelope. So, ayan. So, next, ang susunod nila natin dito is talagyan natin ng design ng envelope. So, una, kailangan ko ng dito, maglagay tayo dito. Envelope. So, magigit tayo ng extra. Ito kahit ito na lang extra. So, yun. Excess. Ngayon, sukatin natin ito. Di ba ang sukat na itong size 314? So, dapat ito 314. So, ginawa ko siyang 1, 2, 3, and ginawa ko siyang 14 para makuha natin yung sukat na. So, nakuha lang natin guys, plus, dipitin natin, ang 14. So, ito. Tapos, mag-work tayo ng take 1/4 sa side, lahat ng side, take 1/4. Tapos sa pati sa ilalim, yan, big 1/4 dito sa ilalim to, 1/4 dito. Tapos 1/4 dito sa baba. Ito yung siyang kalabasan niya. So ngayon, itong side na to,
saka yung gugupitin natin itong dalawa na ito. So, ito na siya. Plus. So, next naman, itong yung line na ito is i-inahit natin siya para ma-fold natin. Make sure na mag-ingat lang tayo sa lintong na ating maganda. Dapat maging maingat pa rin tayo sa ating mga pinagat. Tupay lang natin. Ayan, ganito siya ang kalabasan glass. Pati nga pilala. So, ito po din natin. Gaya ng ginawa natin sa isa. Ayan. So, ganito na itong kalabasan nito. Ganito na siya. Ito yung mga magsisilbing nalagyan dito sa ating gilid. Dito siya sa ating gilid ilalagay. So, later, didikot natin siya. So, for now, mamaya na natin siya didikot. For now, tabihin muna natin. So, next. Meron akong ginawa dito ng mga detail. Ng mga detail na kailangan talaga doon sa ating invitation. So, sa susunod na ating meeting, tuturuan ko sa inyo kung paano natin gagawin. So, sunod na meeting, gagawin ko sa inyo ito. Yes, right? Kunin na natin itong pinin sa invitation card at ibibigat natin yung dito sa ating design. So, yung ito, pinipin lang ito ngayon. Yes, right? Ito, kuha tayo ng blue para pandulit natin. Bigit na natin yung ating pinaka-invitation card. So, next naman, ito. So, pwede natin siya i-glue stick. So, saksak natin yung glue stick. Kasi ito na yung glue stick na ating gagamitin at meron tayong glue gun dito. So, mag-ingat lamang po tayo sa paggamit nito sapagkat ito ay nakakasakit or pwede tayong, maaari tayong mapasok. So, ingat lang tayo, class. So, painin lang natin ang ating glue stick. So, class, ito tuturo ko sa inyo ito, next meeting natin. Medyo mahirap siya. Kailangan natin ito ng computer or ng laptop para pang-edit ng mga ito, ng mga design na ito. Pero tayo rin yung maaaring mag-design. So, gamit ng mga papel na ito, na ibang-ibang uri ng papel tulad nito. Yan, nabibili lang ito sa Pandaya or sa mga national stores. Yan, marami tayong pwede mag-design dito. Nasa sa atin naman kung paano natin papagandahin or magbibigyan ng design yung ating invitation card class. Kayo bahala. So, yan. So, yan. Nadikit na to. So, ito, didikit natin. Nadikit natin to. Board side. Save naman tayo, okay? Ito yung ilaba muna para mas madali. Okay. So, ito na sa class. So, ito
tayo dito. So after natin nilagay dito, nilagay natin itong mga ginamit ang pinrint natin na detail for the invitation card. Yun naman itong invitation card. So ilagay natin siya ngayon. So kayo din ba alam kung gusto nyo rin itong nagdala ng design? Itong pinaka, ito, itong pinaka naman, ito. Pwede nyo siyang nagdala ng design. Kayo bahala. Yeah, marami naman tayo pa pwede nyo rin. So pwede nyo rin siyang nagdala. So, ito na siya ang kinalabasan ng ating invitation card for today. So, ang nakalagay dito is the invitation card, kung saan lugar, kung ano pangalan mo, nakasal. Tapos, ito yung wedding gifts. Then, yung sa nutshells, yun sa mga official guests, yun yung mga pangalan ng mga guests. Then, ayun. Then, after natin siya, so, ito na pinakaloob ng ating final na invitation card. So, next naman natin is yung pinakalabas naman niya. So, ito ang labas na nalagyan naman natin ng design. So, kunin natin ang ating pinakapangalan sa labas. Ito, sample lang. Sample na labas. Then, yung ribbon. So, yung ribbon ang ating labas. Yung isang malaki at isang malaki. Sabi nga sa inyo, pwede kayong gumamit ng ibang ribbon. Depende din sa team na gagawin nyo. Ayan. So, kulin din natin. Pakatayin lang natin. So, kulin natin ang class. Kahit na nga isin. So, yan. Then, etong ribbon na tayo sa ibigit natin dito. So, diba? Ito mo ng ribbon na to. Kapin natin dito. Plus, depende sa team nyo ha. Akin kasi ang team ko is puro purple ang team ko. Kaya, ayan ang ginamit ko. Puro purple. So ngayon, itong design na ito is hindikit ko dito sa another ribbon. Yung isang ribbon, hindikit ko dito sa isang ribbon. Let's start. Make sure na mag-ingat tayo palagi sa ating gagamitin na naglulugan. Kasi gumagamit tayo ng kuryente dyan at maaari tayo mapasa. Kapag ito natutunan niyo itong gawin class at pwede niyo siyang pagkakitaan talaga kasi sa maraming mga parties or maraming event na pwede natin gawa ng invitation card, malay niyo yung mga kaibigan niyo or mga kapatid niyo o mag-anak niyo na pwede niyo pagkakitaan talaga itong invitation card na pwede niyo silang gawan na para kaya paano makakitid sila. Hindi niyo na, hindi na kayo mag kapagawa sa iba, kundi kayo na lang yung gagawa. So, kung kayo, kung may computer kayo, eto, tsaga-tsaga lang talaga tayo class. So, yan. Didikit na natin ngayon ito. Ginawa itong ribbon dito sa ating invitation. Didikitin lang natin yung sobra. Sobra ang excess natin. Ngayon, didikit natin ito dito. So, ganito na ikakalabasin ang ating ginawang design. So, next,
nilagyan natin ng pinaka name ng mga kakasal yung sagot na para mas maging mas kaaya-aya yung tignan. Kung may mga flowers kayo or may mga iba pa kayong tamisan sa bahay, pwede nyo itong gamitin. Plus sabi ko na sa inyo, kayo bahala sa mga design nyo. So ang finished product natin is eto na. So ito na ang finished product ng ating ginawang envelope card for the invitation card. So ayan. So ayan. Ito na ang ating invitation card. So ito na ang ginawa natin invitation card class. So ang susunod nyo gagawin is mag-group kayo into 5 groups. 5 groups, then 5 members. Then, papagawin ko kayo ng invitation card. Limang sample na limang uri ng o limang design ng invitation card. Then, ipapasa nyo sa akin by next meeting. So, mag-improvise kayo or mag-invite kayo ng inyong design, mag-resourceful. Kung mga gamit nyo ng mga paper or kahit di na kayo bumili ng mga bagay na kailangan yung design, basta makagawa kayo ng limang design na very resourceful talaga pas. So kahit hindi kayo gumastos ng mahal, okay lang, basta mapakita niyo sa akin na may maganda kayong natutunan at may maganda kayong output para may paal sa akin next week. So yun, so dali lang tayo sa ating meeting today. Yes. Ito yung invitation card na ating ginawa. Is kung nakatulong ito para sa inyo, pwede nyo siyang gawin nyo. So, yan class. So, assignment next meeting is magdala kayo ng mga gamit natin for brochure like laptop. Yan, for editing kasi yun. Kaya nga by group na lang siya. Kahit limang group na lang. Yan. Tapos, mga gagamitin nyo for brochure, mga papers, gano'n. Or mga any art materials. So, goodbye class. See you for next meeting. Thank you. Boom, 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 boom.